Hi, welcome, welcome, Mr. Dr. DIY on my YouTube channel. Meron tayong gagawin, do it yourself, junction box. Ayusin natin kasi wala na siyang kaha, wala nang cover. Let's go. So ito po yung junction box na ipalit natin dun sa hardware natin na bili. At ito yung nakatiwangwang na no sa wall outlet. So sadyang delikado. So gagawin natin i-trima natin yung nakadikit yan kasi mahirap tanggalin yan. Pupukunan natin yung martilyo. Tapos baybayin lang natin yung gilid-gilid. Tapos salpak natin itong junction box doon palit kasi wala na kasi yung ano kakapitan sa kabila ng screw, so kahit may isa dyan hindi pa rin siya snug. So sige, at palit natin to tsaka itong cover mabago yan ang takpan natin siya para naman matiwasay. Iwasay at bago natin check natin yan may kurente ba wala, patayin natin yung breaker doon sa likod ng bulaklak. Diyan yung breaker, so sige gawin na natin para tapos na to at ayos na ang lahat. So dito magbo voice over lang ako kasi walang tagawak ng ano camera. So yan, paibayin na natin yan kasi dumikit yan sa pag-install siguro dati. So siguro doon natin patay na yung kuryente para ano walang mga hindi tayo makuryente dyan. So yan lang, ipapry natin yung flat screwdriver yung mga gilid-gilid kasi mahirap pa yan mag-clash o i-release sa butas. So dito yan ipapry natin dandan para hindi masyadong mag-crack yung mga edges ng ano semento diyan na may butas para magkasya to. Kailangan natin yung triman, titrim natin. Yan po. Sirain natin kasi hindi na to mahubot, dumikit to sa semento. So sirain na natin to. Wala naman. Meron naman tayong pang palit eh. Wala na eh. Ito yung sasalpak bago. Doon. Kasi dumikit na siya. Siguro nung bago pa na-install to. Basa pa yung siminto. Dapat nilagyan nila ng allowance para medyo pag replacement, maintenance, madali mabilis mahubot. Ayan na. Chinisel ko lang ng malaki. Kasi dikit na dikit. So para malinis na siya. Pupok natin ng malaking martilyo para yan ay dumikit na yung ano eh plastic eh. Ito dinikit natin sa ano itong mga wire sa electrical tape para hindi natin sigurado na magdikit yan eh. Hindi natin alam sa breaker na may meron pang ano kurente para safety. So okay na, pasok na natin to dito sa butas tong linya na yan. Dalawahan yung pares. So dito banda medyo mahirap siya ipasok yung ano tong plastic kasi maliit talaga yung ano, walang allowance na nilagay nila. So pasok, paluin to natin na paluin. Kaso yung wire kasi naiipit siya. So medyo pahirapan din. Pero hanapan natin ang paraan para matapos tong gawain na to. Sandali ah. Mahirap pasok. Tanggal ko muna. Kasi ganito pa to. Medyo mataas. Dapat tanggalin natin. Lagariin natin.
So ito na yung itsura, medyo may crack talaga pag chisel natin sa baba, pero kaya naman natin takpan ng semento yan. At least okay na siya. Okay. So this time po, check natin kung may pumapasok na ba na kurente. Gamitan natin ng digital multimeter. Salapak natin yung probes sa taas at baba. Ingat-ingat lang sa pagsaksak. Tingnan natin kung ilang voltage, ang meron. Ayun, oh. Ah, meron na. Mga kabiyo. Ah. Lapit natin. Ayan, 237 volts. Dapat 220, but yan yan, 237. Pero okay na yan. Tanggalin natin. Patayin natin. Oh, ayos na, ayos na. So, ready na yung outlet natin at ayos na. Yung crack lang ang minsan sa gilid, sa baba lang naman yan. Pwede naman simintuhan yan tapos pindurahan. Check natin itong power, vacuum. At linisin natin yung mga debris konti. Thank you. Sige. O yan. Oh, okay na. So, yan na po ang ating gawain ngayong Martes. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel, Dr. DIY Itbo Channel. Always bear in mind, safety first. Subscribe and like. Over and out.